Yung naka-receive ako ng message. Yung message na pumasok sa akin nung past 11 na ang result ko is positive. What? 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 Hi guys! Welcome to my channel. So this time guys, medyo bago sa mata ninyo yung content ng video ko na to. Dun po sa mga subscribers ko who keep on watching my videos. This time, it's not about skincare or any related sa niche ko. Gusto ko lamang pong i-share sa inyo yung experience ko from this COVID-19. Yeah, guys, you heard it right. As per my title po sa video, so yes, I got positive po from coronavirus. But first of all, gusto ko lamang pong i-introduce yung self ko, especially doon sa mga hindi ko talaga subscribers na punta lang sa video na to para i-click or panoorin. So para at least meron po kayong idea. Dito nga po pala ako naka-base sa UAE Abu Dhabi. So at least may idea kayo later on my video na yung makikita nyo is dito po yan, hindi po yan sa Philippines. So anyway, let's proceed to the story na po. So like last week of November when I was at work, nakaranas na lang po ko bigla ng body pain. Yung habang naglalakad eh, sakit po ng paa ko, yung kalamnan ko, yung muscle ko, parang ganun, hindi ko alam, basta masakit siya. Tolerable siya pero mararamdaman mo po talaga na masakit. So naisip ko na baka dahil lang po na nag-workout ako kahapon, ganun. Ang nakakapagtaka lang, like, ang weird naman po kasi, ang program ko po that time, yung arms ko. So, I just focus po dun sa arms. Hindi naman po talaga ako nag-extreme exercise din hanggang lower part of my body. Kaya, tsaka hindi rin naman po ito yung like na matagal ako nahinto and then bumalik ako sa exercise. Kaya, usually kasi ganun eh, makakaranas ka ng body pain. So, parang, okay, naisip ko baka dun lang yun. Then, also, aside from body pain, yung same day din po, nakakaranas po ako ng panlalamig. So, I really feel cold that time na parang, to be honest guys, lamigin po talaga ako. Pero, that day, like, you know, kahit saan po ako maglakad, pumunta, toilet, sa pantry, kahit po saan, ang lamig po talaga. And then yun, hanggang sa after lunch, medyo mainit na ako. Yun nga, feeling ko nilalagnat na ako. So, uminom na po agad ako ng 2 tablets ng Panadol, which is paracetamol po yun dito. Para lang po maibsan yung sama ng pakaramdam ko. Hanggang sa pag-uwi ko that day, nasa bahay na ako, ininuman ko po ulit siya ng Bioflu. Kasi meron po akong Bioflu dito sa room ko. Para lang, kasi nga, ang iisip ko baka lang naman nagkaroon ako ng flu or something. Kasi nag-change na rin po yung weather dito, palambig na rin kasi. Kaya yun ang naisip ko. So yun, so nagpahinga ako, nakatulog po talaga ako kasi ama talaga ng pakaramdam ko. And then the next day, yun, yung body pain, hindi na siya ganun kasakit, okay na siya. But yung headache ko po, which is I have migraine din. So parang sa akin, normal na yung kasakit ng ulo. Tsaka yung fever, yun yung hindi nawala. Yung fever ko parang on and off siya. So after 2 days guys, nag-decide na ako magpa-check up. Kasi nga, yung fever ko on and off na. Siya totally nawawala. So nagpa-check up na ako. And then nag-undergo ko sa mga test, sa lab test. The next day, tumawag si doktora. Na-receive niya na yung result. Sabi niya naman sa akin na okay naman yung iba kong lab test. Maliban lang dun sa result ng CBC ko. White blood cells ko is lower than normal. Which is yun yung about sa fever na concern niya. Sabi niya, kapag yung fever ko daw bumalik, eh, kailangan ko mag-undergo ng swab test para malaman nga natin kung ito ba ay COVID na. So yun, so, the day after, hindi naman na bumalik yung lagnat ko, naging parang normal na, okay na. Bigla na nga lang, isang umaga, nagpapasok ako, siguro after 2 days ko nagpa-check up, tapos okay na ako. Kasi usually naglalagay ako ng lip balm. Yung lip balm na yun, napakabango kasi nun, kaya gusto ko yun. So, lagi talaga ako naglalagay ng lip balm. Tapos, ang weird lang kasi, nung pinapahig ko yun sa labi ko, hindi ko siya naaamoy, which is, hindi, parang,
Bakit ganun? Eh, ang bango-bango nga nito. So, talagang ginan ko. Tapos, talagang minamoy ko siya. Actually, ito yun, guys. Ito yung lagi kong nilalagay. So, nung nilagay ko siya, ganyan. Pag ganyan kahing nilagay mo yan, amoy mo na yan eh. Amoy na amoy ko na siya. Ang bango kasi nito. So, nung yung umagang yun, as in, wala akong naaamoy. Tapos, kahit ginanyan ko na talaga siya sa ilong ko, wala talaga. So, parang nag-isip ako, ba't ganun? So, naisip ko na naman, baka may sipon ako. Kasi nga, medyo may konting sipon din naman ako. So, sa nag-spray din ako ng perfume, hindi ko rin siya nakaamoy, guys. Tapos, talagang ginawa ko, nag-spray ako dito, then, ginanyan ko talaga, blank. Totally, wala po talaga. So, parang naisip ko, kinabahan ako na parang, baka ganun. Yeah, okay naman na ako, ha. So, yun, hanggang sa pumasok na ako, so nag-iisip pa rin ako, buti na lang talaga, the next day, eh, swab test na po namin sa work. Kasi nga, every month nga kami merong swab test, mandatory yung sa work namin. So, 28 ng November, nag-start na yung swab test, so nauna na ako, nagpa-swab test na ako. 29th ng madaling araw siya dumating yung result. So, yun nga guys. So, yun. Positive ako. Nalaman ko na positive ako. And then, after kasi niyan, dito, pag naka-receive ka ng positive sa test mo, yun, kailangan mong pumunta dun sa ADEC para magparites. So, the next day, napunta agad ako ng maaga dun, nagparites ako. And then, makukuha mo yung result the next day again. Hanggang sa yun na, positive talaga. So, dito kasi kapag nag-positive ka na, kailangan mo nang i-isolate. Hindi ka nila papayagan na umuwi sa bahay at doon ka mag-home quarantine. Hindi pwede. So, yun na guys, doon na nag-start. So, napunta ako sa Musafa. Isa yun sa bagong lugar nila kung saan nila dinadala yung mga nagpa-positive sa COVID. Na hindi naman severe kasi in my case, mild symptoms yung mga nararanasan ko. Hindi siya ganun katulad ng mga ibang cases kasi okay naman yung paghinga ko, wala naman akong problema sa paglunok, hindi masakit yung throat ko, wala naman shortness of breathing. So yun, kaya doon sa ADNEC sinabi ni, tinatanong ka naman nila kung ano ba yung nararamdaman mo at makikita rin naman nila sa'yo kasi kukuhaan ka pa nila ng vital signs, tapos yun, makikita nila sa'yo kung asymptomatic ka ba. So, in my case, asymptomatic yung sa akin. Kaya, siguro, hindi nila ako nilagay sa hospital. Doon nila ako nilagay sa Musafa. Doon yung mga isolation para sa mga mild symptoms ata. Baka ganun. Parang ganun. So, yun guys, makikita nyo na sa susunod kong video na to na nandun na ako. O nga pala guys, sorry talaga kasi kung late upload na ako dahil right after kong ma-discharge, I resume to work the day after na agad. Agad-agad yun. So, medyo naging busy na. Ngayon na lang ulit ako nakapag-film. Nakailangan ko itong intro na to kasi yung ibang film ko, doon na yun sa isolation room ko. At hindi rin naman yung parang as in everyday. Doon na siya nag-start. So, para at least maintindihan nyo yung umpisa. Yun guys. So, actually, ang ending nito, i-share ko to sa inyo para at least kung sino man yung makapanood nito, maklik to, makita nyo. Especially yung mga nandito sa Abu Dhabi, kung ano ba talaga yung mangyayari at gagawin dito kapag nag-positive ka sa COVID. At syempre, para maiwasan katulad ko, or para agad-agad nating maiwasan mapunta pa tayo sa severe na case, hindi tayo dapat maging kampante kapag may nararamdaman tayo katulad ko na feeling ko healthy naman ako. Feeling ko cold lang yun. Feeling ko fever lang yun, flu. Hindi dapat ganun. So, kailangan talaga natin agad magpa-swab test, guys. Yun lang talaga yung paraan para agad-agad natin. Swerte na lang din ako kasi nga sa work namin. Merong ganun. Paano po dun sa mga wala? Yun, guys. Oo nga pala, by the way, before nung nilagnat ako, yung araw na yun, nagdadayari-yari rin pala ako, guys. Parang, out of nowhere, hindi ko alam kung bakit ako nagdadiarrhea. Pero, ano siya, hindi siya yung talagang every minute, every hour, ganun. Ang nagtataka lang ako kasi every time na magpupup ako, is yung consistency niya, is yung parang diarrhea nga. Na parang wala namang bago sa mga kinakain ko para mag-react yung chan ko ng ganun. So, isa rin pala yung sa symptoms, guys. So, kailangan mo maging aware. Kailangan natin maging aware. Na yun nga. So, headache, isa rin yan, diarrhea,
siyempre lalo na yun niya. Kasi na-experience ko yung loss of smell and loss of taste na. Late ko na siyang na-experience. So, after ko pa yung magpa-check up, hindi ko agad yung naranasan ng mga bago pa ako nilagnat, hindi. So, kaya hindi ko naisip na maybe COVID nga yun. So, guys, yun lang. Sana lang pag meron tayong nararamdaman agad-agad, headache, body pain, isa talaga yan. Panlalamig kasama rin yun. Diarrhea. Especially kung meron na kayong problema dito, sinasabihin na ng ubo. Kasi ako wala talaga akong ubo nun, guys. As in, sinisipon man ako pero hindi rin siya runny nose. Yung parang normal lang sinisipon ako. Kaya nga naisip ko, kaya ba't hindi ko na amoy yung mga bagay-bagay. Eh dahil meron lang ako sipon. Ayun, guys. So, sana may napulot ko yung araw dito. Panoorin nyo na lang yung makusunod na after nitong video na to. Ipapakita ko na yun sa Musapa ko. Ano, at may idea rin kayo kung paano yung buhay doon. Yun. Tsaka kung paano yung procedure hanggang sa makalabas. Hi guys. So, ito na nga po. Siguro ko naman na intindihan nyo na po dun sa first part ng video na to kung nasan ako ngayon. So, yes, I got positive po from COVID-19. Nandito po ako ngayon sa Musapa, naka-isolate. Isa po to sa mga lugar ko saan na tinadala yung mga pa-positive na at nagkakaroon ng dalawang positive result. So, yun guys. So, kung mapapansin nyo, hindi po ako nakapag-film sa first day ko hanggang second day kasi medyo emotional pa. Yun, medyo marami pang inisip. Tsaka medyo busy rin po ako para i-entertain yung mga tawag, yung mga messages ko ng family, ng friends, ganun. So, ngayon po, nagkaroon na po ako ng time para mag-film. Medyo okay-okay na rin naman po yung pakiramdam ko. Yun, so, kaya kung mapapansin nyo guys, walang kaayos-ayos. Tsaka yung eye bags, kasi nga po, mga ilang days din po dapat lagi lang tayong positive mag-isip. Yun, kaya po itong video na ito is para nga po, para rin po maging aware tayo sa mga bagay na dapat na hindi natin ginagawa. At dapat natin ginagawa sa mga ganitong oras. Specifically, yun nga, kapag ganito na nag-positive po tayo o nagkaroon tayo ng virus na to. Siguro, isip ko baka yung unang-unang magkaroon pa tayo ng ganitong COVID, iba yung sitwasyon noon sa sitwasyon ngayon. Hindi ko mahasabi ako, depende rin talaga yun sa impact ng kung mild lang or severe ka, ganun. Yung sa akin kasi in my case, so mild lang naman yung mga symptoms na meron ako. Kaya medyo kaya pa naman talaga. Medyo malat lang ako kasi nga kauubo ko rin yan every night. Hindi naman siya ganun kagrabe. Pero iba, dry talaga siya. Ayun, tolerable naman. Tapos nanghingi na rin ako ng gamot para dun kasi nga, para hindi siya ganun kasakit pag umuubo. So, binigyan naman nila ako ng gamot para dun, syrup siya. Sa ngayon, medyo okay-okay na yung pakaramdam ko. Ang problema lang talaga, every day ako. Sakit yung ulo ko. Everyday yun, wala nung ano na to eh, parang 5 days na siyang ganyan. So, bago pa ako mapunta dito, masakit yung ulo ko nun, nag-positive ako lagi yung araw-araw. So, kailangan lang mag-relax, syempre, mag-pray palagi, hindi mawawala yun. Kasama na yung pag-pray ng family mo, mga close friends mo, para sa'yo. Malaking tulong yun. For sure yun. Number one yun. Ayun. At syempre, sundin natin yung dapat natin gawin at kailangan ng body natin sa mga ganitong oras. Number one na dun yung vitamin C. So, kailangan talaga natin yung sa katawan. Hindi pwedeng wala. Kailangan din natin laging makainom ng mainit. So, kung maaari sana magawa ng mga ginger tea, pero in my case, ayun nga, kaya ako pinakita guys sa inyo kasi para malaman nila
ang inisip ko kasi, ang naisip ko nung wala pa ako dito, sabi dun sa ad na kung saan kami nagpapatest, eh, kompleto naman daw. Pwede ganda mag-steam. Pero wala, eh, nung nandito na ako, hindi ganun eh. So, paano ko makakapag-steam mo na naman din dito basin or anything na pwede kong gamitin. Ilang araw akong walang kettle. Talagang in-request ko yan. Talagang halos nag-away pa kami nung. Hindi naman nag-away. Kasi nakukulitan na siya sa akin, kakahingi ko ng kettle. Pero kailangan eh, paano ko inom ng mainit? Di ba makaka-intake ng hot? Kung wala akong kettle dito, sana man lang kahit hot water, cup of hot water, pero hindi nila ako mag-provide ng mga oras na yun. Kaya yun, so yun, mahirap. Gustuin ko mo magsuob. Wala rin way talaga. So minsan, nung nagkaroon na ako ng kettle, trinay ko na pag nagpapainit ako ng tubig, yung pinaka-steam niya. Pero mahirap guys, kasi ipay nakakapaso siya sa mukha. Sorry guys, nahihirapan din ako kasi hawak ko lang siya. Most probably, pag after ng fifth day mo, saka sila magtitest sa'yo ulit. So kapag nag-negative ka doon, ang result nun the next day, pag nag-negative ka, after a day again, magtitest ulit. Na kapag nag-second negative ka na, doon ka na nila i-discharge. Yun guys, update ko na lang kayo. Papahinga na rin ako. Dapat natin magpagaling. So, kailangan natin magpahinga. Kailangan natin ng enough sleep. At huwag masyado mag-sip. Pray lang. Pray. Dasal lang tayo lagi ng dasal. So, ito yung room. Guys, papakita ko lang. Madaling-madali lang. Para tas may idea kayo. So, mayroon akong dalawang box dito ng water. Kaya, dito ko na siya nabuksan. Kamamadali ko. Uminom ng pagdating ko. Ayan. Ayan siya actually. So, malaki siya. Wow! Sorry, pasensya na talaga guys. Hindi ko pa naaayos din. So, ito papakita ko lang. Ang dami ko talagang hindi pa nakain ng mga fruits. Yung apples siya kayong orange. Pero syempre, tinatry ko talagang kainin yan. Especially yung orange. So, meron silang juice. Ayan. Tapos, may mga soft drinks din eh. Hindi talaga ako masyado umiinom na soft drinks. So, ayan. Hindi ko na siya nainom. Ayan. So, pwede kasi mag-request ng coffee, ng sugar. Bibigyan naman nila. Dinideliver naman nila sa room mo. Bibigay mo lang yung room. Meron ka lang isang number na kailangan i-message kung ano yung need mo pa. Halimbawa, tissue, sabon, kung di ka nakapagdala, shampoo. So, ayan. May kettle din. Napahirapan. Sorry, hindi naman sa ganun, pero basta mahabang story, may story ang kettle na yan, kung paano pa ako nagkaroon ng kettle. So, ayan, kailangan natin ng kettle kasi guys, para lagi tayong may iniinom na mainit. Alam nyo naman, diba, kailangan nga natin yun sa ganitong panahon. So, ito, lagi nakalagay dito sa box na to. So, ayan yung company, catering. Ayan, ayan yung box ng saan nila nilalagay yung meal mo. So, makaka-receive ako ng 3 beses ng ganito sa isang araw. So, breakfast, lunch, and then dinner. Masasarap naman guys yung mga pagkain nila. Meron din siguro ako maipopost na kung ano yung mga laman o mga meal nila in a day. Ayan. So, may isang upuan. So, yun. Yung bed hindi ko na sasama guys ha, kasi medyo hindi ko pa siya talaga naaayos. Gusto ko lang magkaroon ng makagawa ng video para may idea kayo dito sa room. So, ito yung toy na itong sika. Actually, malaki siya. Wow! So, may heater din naman yung shower. So, makakaligo ka talaga ng mainit. Kailangan din naman natin. Yun. So, ito lang naman. So, okay siya. Actually, malaki yung space dito. So, yun. Nung mga pang third day ko nga nagtatry na ako magbigay ng at least 10 minutes to 15 minutes na exercise. Minsan hindi ko natapos ng 15 minutes kasi syempre minsan hinihingal-hingal pa ako. So yun, push up lang and then tamang squats, mga ganyan, push up walls. Kasi hindi ko nagagamit to pang floor exercise, wala kasi akong mat or anything. Depende naman, hindi ko rin naman kasi naisip na lahat ng dapat kong dalhin nung time na punta nandito.
Malang siya, okay naman siya. Hindi lang ganun kakompleto yung mga gamit tsaka yung mga supplies, pero pwede ka namang umorder sa kanila, mag-request. Dadalhin naman nila kung meron sila. Yun guys, sinay ko lang. Hi guys. So, eto na. Pa-discharge na ako 1 hour from now. 5 PM dito. Yun. Ayun, so praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Papa Jesus. Thank you sa lahat ng nagdasal. Sa family ko, for sure. Sa mga friends ko, na lagi nangangamusta. Talaga namang gusto pong pumunta dito para lang magdala ng mga iba pang gamit na wala nga dito or yung mga needs ko. Thank you so much talaga sa lahat-lahat. Dito mo talaga malalaman yung mga tao na concerned sa'yo, talaga nag-worry sa'yo. So, ito na nga. Nilintay ko na lang mag 5 PM. Bababa na ako dun. Ang hindi ko lang sure kung ihahatid nila ako. Same nung paghatid nila sa akin dito. Hindi ko alam kung meron ding service pa uwi sa bahay. Yun nga, sana nga mag-fully recover na ako sa paggaling. Ako naman ang Diyos dahil nakadalawang negative na ako, kaya nila ako discharge today. Ayun, so nakuha ko yung, actually hindi ko pa na-receive yung SMS, yung result ng test ko na negative nga. But since nagpunta kami ng mga bandang past 11, yung nurse, para sabihin sa akin na yun nga, discharge na ako today at 5 PM. Sabi ko kung nakuha na rin, so sabi niya yes, negative. Ayun, so hanggat dalawang magkasunod kang negative, yun na yung palisin ka na nila. I mean, palisin talaga para pag-uwiin ka na nila. Para makainiretso mo na yung pagpapahingap sa bahay. So okay na yung gano'n. Yun. So, nag-impake na ako. Actually, kanina pa, nung nalaman ko, kumain lang muna ako kasi nakapag-lunch pa ako dito eh. So, nadala ko pa. Actually, hindi ko na nadala yung ibang alihin ko na lang. Sayang din naman kasi guys, hindi ko na nadala lahat. Actually, sabi nila, pwede mong uwi yan kasi pagkain mo naman yan, hindi mo. Pwede sa'yo naman yan eh. So, tinala ko lang yung prutas, yung apple tsaka yung orange. Kasi syempre sayang naman yun. Kain pa rin yun at saka prutas naman yun, masustansya naman yun. Baka sakaling makain ko pa siya. So yun. Yun lang naman guys. O hindi ako nag-uwi ng towel. Hindi ako nag-uwi ng towel. So nandito pa rin ng towel. So itong gagamitin ko itong cardigan na ito. Paglapas ko mamaya. Ayun. So, yun nga guys. Thank you Lord talaga. Thank you sa lahat ng prayers. Thank you sa family ko, for sure, kay Mama, kay Tita Connie, sa kapatid ko ng panay message din sa akin, si Kuya Anthony, lagi siyang nag-update sa akin. Yung mga tita ko, Ate Lalo, Ate Polo, siyempre, tsaka yung mga friends ko dito, mga katrabaho ko. Yan, sila mga mahilig sila mag-update sa akin. Pati yung kaibigan ko, dati mong katrabaho, Telegram. Yun, si Venus. Maraming salamat guys.